Mga guy, welcome sa Biyahe ni Boo. At today, may sisimulan tayong series, you know. About sa pag-gitara, mga guy. Pabiyahe tayo pabalik, mag-i-start tayo ulit. Paano ba dapat tayo magsimula? Bibigay-bigay tayo ng tips. Pagtulungan tayo, mga guy. Pwede rin kayo mag-comment. Ito, sisimula natin para sa mga nagsisimula mag-gitara. Ang dami ko kasing nakikita ngayon na ano eh. Lalo na ngayon na naka-quarantine. Lahat tayo halos nasa bahay, ang daming nag-i-start mag-gitara. Iba bumabalik sa pagtugtog, iba gusto matuto. Marami ring nag-message sa akin na paano ba yung ganito, paano ba yung ganyan, ipapaturo. Tsaka dati pa naman, ano, ang dami ring talaga nagpapaturo sa akin. Oh, ang galing-galing mo pala eh. Hindi talaga ako magaling magturo, guy. Pero ito, itatry natin. Hindi ko na pinaganda masyado yung setting. Natural lang. Bukod doon, kulang din ako sa gamit. Baka may maririnig pa kayong mga tumutunog o electric fan. Iba dito sa mga sasabihin ko, hanggang ngayon kinakain ako, guys. Hanggang ngayon, apektado yung pagtugtog ko. Unang tip na mabibigay ko, kung nagsisimula ka pa lang talaga, guys, huwag ka ma-excite na tumugtog agad. Kasi talagang hindi mo pa magagawa. Lalo na yung mag-iaya ka agad ng kakanta, tapos tutugtugan mo, may inis sa'yo yung kakanta. Unless, fast learner ka talaga. Yung meron kasi naman yung mga gifted talaga. Akala mo, uy, tinuruan ba to? Ba't marunong agad? Pero marami kasi sa ating mga normal na itawag ni Taguro, yung mga mababang uri. Naaalala nyo ba sa mga marunong na yung ganito pa kayo mag-chords? Isang factor dyan, siguro mataas yung action ng gitara, pero hindi mo pwedeng gawing excuse yun eh. Kailangan mo palakasin yung mga daliri mo, yung kamay mo. Makakatulong dyan yung exercises. Ang totoo nga yan, guys, bago ako mag-video kanina, nag-exercise pa ako eh. Marami dyan, nandyan na lahat sa YouTube. Pero ang isang pinaka-effective na tingin ko, alam na nating lahat yung ano eh, yung chromatic, yung... Sumabit pa. Ayan. Tapos, huwag mo agad mamadaliin na gusto mo, mabilis agad. Kaya ko na. Kailangan, kahit gano'ng kabagal, malinaw, tsaka constant yung speed. Constant yung lipat. Hindi pwedeng... Pwedeng kanta, no? Hindi pwede. Kailangan malinaw, tas constant. Kahit gano'ng kabagal. Tapos, masasuggest ko rin yung alternate picking doon. Up, down, up, down, or down, up, down, up, down, up. Ayun. Yun ang unang tip ko. Pangalawa, yung capo, kung ano bang gusto nyo tawag dyan. Teka, nakalimutan ko. Ito, guy, yung capo. Capo gusto ko eh, para Pinoy, di ba? Very useful to eh, kung tutuusin. Ano yung English ng kung tutuusin? Pero, sa mga nagsisimula, hindi ko sinasuggest talaga to. Ako, buti, maaga ako nasabihan nun na keyboardista namin. Shout out, i-follow nyo yun. Maganda yung mga video nun. Si Jadev. J-A-H-D-E-V. Si Guy. Magaling na keyboardista, pero gitarista rin yun. Magaling din mag-gitara yun. Siya nagsabi sa akin na daya ang pagkakapo. Ano pa rin, magagamit mo pa rin siya, kailangan pa rin siya, pero... Maraming nalilito dyan eh. Meron akong tinutugtog nung minsan yung ano, Your Body is a Wonderland. Hanggang ngayon nga hindi ko alam kung saan yung kapo nun eh. It's amazing how you... Joke lang. Tapos sabi niya, mali yung ginagawa mo, nakakapo yun eh. May nagsabi sa akin. Kaibigan ko yun. Mahal ko yun. Pero, hindi naman porque hindi nakakapo, mali na. Ang isang disadvantage kasi pag nakakapo, example, nandito yung kapo niya.
Minsan may tinanungan ako, ano eh, saan ko nilagay? Fifth fret, di ba? May tinanungan ako, anong chords nun? Ano yun eh, G, D, E minor, C, na nakakapo sa fifth fret. E di nag-compute pa ako. Ah, bale C. Sabi ko, nasa C pala. Hindi, G. Nasa fifth fret yung kapo. Ah, C nga. Hindi, G. Hanggang sa, ah, sige, gumana na lang ako. Kasi, takot nga ako mag-correct. Mag-move yung notes yan, di ba? Ginagamit lang natin siya para mapadali yung trabaho o kaya may gusto kong magawang tunog na... Kasi maganda rin yung ibang tunog minsan pag nakakapo. Ayun. So, ayun. Refrain muna tayo dyan. Tama ba yung term ko? Refrain o chorus? Ayun. Next. Konektado pa rin dun sa kapo kanina. Pero hindi na masyado. Gulo, no? Yung ano, alamin natin yung major scale. Pangatlo na tayo, no? Yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Sapo sa ano tayo? Sa C. Siguro palawakin ko sa mga next na video. Pero yun nga yun. Malaking tulong yan. Kasi yan yung nag-hold ng lahat. Yung mga scale, mga chords. Kumbaga siya yung ano, pundasyon. Yeah. Tapos, triads. Ano ba yung triads? Ang triad, guy, combination of three notes na nagbubuo sa isang chord. Example, yung major triad ay 1-3-5. Yun yung first note, third note, at fifth note sa major scale. So, konektado siya sa major scale. So, example sa A, to, merong 8 notes. 1-2-3-4-5-6-7-8. Yung 1, yun yung first note. 2-3, ito yung third note. 4-5. Ayan, yun yung fifth note. So, yan palang chord na siya. Yan yung A. Yeah. Meron tayo A. Tama, katunog siya. Oh. Nung alam nating A, di ba? Medyo palawakin natin siguro sa next video ulit. Panglimang tip na, guy. Sa mga, ano rin, Pinoy na gitarista. Sakit natin to eh. Yung iisa yung strum pattern natin. Parang ano. Kamukha mo si... Tapos, meron pa yung... Patunganga. Yeah. Yun yung mga inaaral natin. Siguro yung mga kaedad ko. Tapos lahat ng strings sinistrum natin. Sabay-sabay. Yun pala, mali yun. Tsaka yun nga yung pattern. Ano yan eh, mahalaga. Nung nagsisimula ako sa church namin noon, but na lang may higpit yung mga teacher natin doon. Akala ko mababait sila. Dahil church yun, kulang na lang, paiyakin ako eh. Salamat sa inyo. Ang ganda sana kasi na ganito lang. Tama naman eh, ganito lang yung strumming. Pero dahil nga nasanay ka sa song hits at sa parokya ni Edgar, hindi ko po tinitira yung parokya ni Edgar. Maganda yung mga kanta nila. Nanood pa nga ako ng concert niyan. Ibig sabihin ko lang, hindi pwedeng i-apply mo yung strumming nung alumni homecoming sa lahat ng kanta. Eh yun yung kadalasan na nakikita natin sa mga nagsisimula na ang hirap alisin kasi noon. Ang hirap alisin ng sakit na yun. Epidemya yun eh. Nahirapan ako ayusin yun. So, yun lang mga guy, yun lang sa siguro sa simula. At may bonus lang din ako, isa sa pinakamahalagang ma-advise ko siguro, kumuha kayo ng guitar teacher. Talagang tututukan kayo, yung higpitan kayo na sasabihin yung mga mali yung ginagawa. Shout out sa mga naging teacher ko na hindi ko naman sila hinire pero
talaga nagtsaga silang turuan ako. Yung iba doon, hindi pa gitarista mga guy. Pero syempre, magkakonekta kasi bawat instrument. Marami hindi ko na maiisa-isa. Accessible naman sa atin ang YouTube at kung ano-ano pa. Online ang dami, guy. Buti nga tayo may internet eh. Yung mga nauna sa atin, wala silang internet. Pero ayun, talagang sinaga pa rin nila. So ayun lang, sana nakatulong kahit paano, no? Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Biyahe ni Boo. Like and share. Salamat mga guy. See you. Bye guys.